para sa akin lang to, ha, sa akin lang to. Parang kumbaga mas gusto kong itago yung Jamorant eh, kaysa sa Zion eh. Kita nyo naman yung build ng katawan ni Zion. Para sa akin masyado siyang bulky, tapos yung mga galaw niya, di mo alam kung hanggang kailan siya dadali ng tuhod niya eh. Yun na nga, what's up? Ako si Kaloy. And for today's video, usapang NBA cards ulit tayo. So last time, nagbukas tayo ng repacks galing Shopee. Yung NBA cards package na yun, tsaka yung sleeves na binili ko, magkasabay dumating. So sabi ko, tamang-tama, pag may nakuha akong Heat, dahil sabi nga nung seller, meron daw Heat dun sa mga packs niya. So tamang-tama, magagamit ko yung sleeves. Una kong binuksan yung cards. Pero sinasabing mga Heat ng seller, nakalagay na siya sa sleeve. So in short, yung binili kong sleeves from Shopee, hindi ko na binuksan, hindi ko na nagamit. After mga ilang araw, umorder ako ng dalawang Kobe. Pagdating niya, naka-sleeves naman, tsaka naka-top loader. So hindi ko lang nagustuhan sa sleeve na kasama ng Kobe. Pero siyang nilagay na maliit na stickers dun sa sleeves. Hindi ko alam kung para saan yun. So doon ko na naalala yung binili kong sleeves from Shopee. Bukas ko ng package, likod ng sleeves, merong isang pack ng 2018 to 2019 ng Revolution. Siyempre ako na-excite ako kasi sleeves lang binili mo tapos may makita kang kasamang isang pack ng Revolution. It's a prank, boy. So ito si Shopee seller, yung benta ng Ultra Pro sleeves na may kasama pang prank. Talagang yung pagkakabalot niya, akala mo bago eh, intact eh. Hindi halatang may bukas yung bandang taas. Tapos yung bala, yung laman, Pokemon tsaka. Although may dalawang NBA cards naman. Yung laman Pokemon tsaka Yu-Gi-Oh yata yun eh. No offense dun sa mga collector ng Pokemon ha, pero kasi syempre nilagay sa NBA cards na pack, tapos syempre expect mo NBA, tapos at yun na nga, bumalik na tayo sa bisyo. Balik bisyo kasi isa ako sa mga batang 90s na nag-collect, kaso di naman na-protect. So isa ka din ba sa mga nang hinayang na collect ka ng cards nung 90s tapos hindi mo na itago, iniisip mo, kutas ako kaya na ilagay yun. Ano kayang mga cards yung mga meron ako dati? Alam mo yun, yung mga iniisip mo, baka meron kang mataas na value na cards na meron ka dati. Kaso, yun nga, hindi mo na itago. Pero kung gusto mo naman bumalik, pwede naman ulit eh, diba? Pero, pa yung mga batang 90s noon na ang average age niyan ngayon, between 30 to 40 years old. So yun yung mga age na usually pamilyado na. Pamilyado ko na tapos babalik ka sa bisyo, dapat syempre alam mo yung priorities mo, matanda ka na, di ba? Pero disclaimer ha, hindi ako expert pagdating sa NBA cards. May alam tayo kahit pa paano, may alam tayong basic. Pero pagdating sa mga technical na bagay, matututunan pa lang natin yan. So yun, bagong simula, nagtry ako ng repack sa Shopee, yung umurahin muna. Tinignan ko kung nandun pa yung excitement. So pagbukas ko ng repack, ramdam ko pa rin yung excitement eh. Parang bumabalik ka sa pagkabata na hindi mo maintindihan. So after ng repack, bumili ako ng mga singles. Bumili ako ng dalawang Kobe una.
dalawang Kobe na Don Ras, tapos sinundan ko ng rookie card ni LeBron James. Nakuha ko yung Kobe. Ito, 450 to eh. Original price niya, 450. Generation ng seller sa Facebook na 450. Tapos, ito naman, 300. So, 750 sana. Tinawaran ko. Naging itong dalawa na to, 700 yan. LeBron naman, 1K. Tinanong ko yung seller kung magkano last price niya. Sabi, 800. Tapos, dun sa seller, nagbebenta rin siya na ito. Kumuha rin ako ng Jordan na may number 45 jersey. Ito naman, 200. So yun, sumakto 1K yung binili ko sa seller, Facebook. So itong tatlo na to, MJ, Kobe, LeBron, kinukonsider ko siya as PC or personal collections. So ito, dadagdagan ko pa to, kailangan ko pa ng LeBron na Miami Heat, tsaka LeBron na Lakers. Siguro yung Miami Heat na LeBron, bibiling ko rin siya ng, sa mga singles lang. Kasi yung Lakers na LeBron, pwede ko siyang makuha dun sa in-order ko na Panini Chronicles Blaster, dalawang box yun, na 40 cards each. Parating ng November 10 to 17 yata. So, doon ko na lang hihintayin yung LeBron James na Lakers. Pagandaan, pag bumili ka ng mga singles, syempre, yun na yun eh. Kung ano yung trip mo na card, ayun na yun, bibili mo na lang. Hindi katulad pag bumili ka ng box, di mo alam kung ano yung nasa loob ng box or pack. Although medyo pricey nga lang pag nag-singles ka. Pag box at saka mga nakapacks naman binili mo, diyan mo naman mararamdaman yung excitement. Siyempre, clueless ka kung ano yung makukuha mo eh. So pag nakakuha ka ng hit, iba yung pakiramdam nun tol, sinasabi ko sa inyo. Paso sugal. Sa sugal, pwede kang matalo. Or pwede kang manalo, makakuha ka ng isang card lang ha. Isang card lang. Mas mahal pa dun sa presyo na binili mo ng box. Pero depende pa rin yun ha. Maaaring mataas yung value niya ngayon. Pagdating nung araw, biglang baba. Meron naman ang baba ng value ngayon. Pagdating ng araw, biglang taas. So kung gagawin mong investment, dapat alam mo kung paano mo laruin. Alam mo kung kailan mo itatago. Or alam mo kung kailan mo ibebenta. So pagdating sa bagay na yan, marami ng YouTubers ang gumagawa ng video, nagbibigay ng tips kung paano nagtataas baba yung presyo ng cards. So isa dyan si Sir John Corners. Ayun yung pangalan ng channel niya. Shoutout sa'yo Sir, nalunood ako ng vlog mo. Marami akong natututunan actually. Speaking of investment, gusto kong mag-invest Luka, Trae Young, Zion, Jamorant. Yan yung mga future faces ng NBA. MJ tapos na, si Kobe tapos na. LeBron, ilang seasons na lang din yan. Siguro mga 3 hanggang 5 seasons na lang din itataga ni LeBron. Pero yung apat na yan ha. Rookies and sophomores lang yan, pero tignan mo naman maglaro. Yung Luka, naka-playoffs na eh. Babasihan mo yung talent and skills ni Luka, andun na eh. Baga yung sasakay niya papuntang superstar level, umalis na eh. Ito mo naman yung performance nyo ng playoffs against Clippers, diba? Pinakakalaban mo na lang dyan kung mag-i-invest ka kay Luka. Injury na lang kalaban mo dyan. Kasi pag na-injured, alam mo na, depende sa kung gaano kalala yung injury, pwedeng bumaba yung laro. Pero ay na, wag naman sana sayang yung talent eh. Ang daming magagaling na players. Derrick Rose, Greg Oden. Bago pa nila marating yung peak nila, pinatay na sila ng injuries. So speaking of injuries, para dun sa top 2 rookies nung 2019 to 2020 season, parang mas safe mag-invest kay Ja Morant kaysa kay Zion Williamson. Para sa akin lang to ah, sa akin lang to. Parang kumbaga mas gusto kong itago yung Ja Morant eh, kaysa sa Zion eh. Kasi kung itatago mo yung Zion Williamson, parang high risk eh. Parang nakakatakot. Kasi tignan mo, kita nyo naman yung build ng katawan ni Zion. Masyado, ewan ko lang ah. Para sa akin masyado siyang bulky. Tapos yung mga galaw niya, di mo alam kung hanggang kailan siya dadali ng tuhod niya. Di mo alam kung hanggang kailan siya kakayanin. Pero sana lang ha, sana lang ha. Sana maalagaan ng mga physical therapist ng mga trainer niya. Sana maalagaan tsaka mamanage yung tuhod.
ang unahan lang nga eh, di ba, na ilang games lang inilaro niya nung rookie season niya, naunahan na ng torn meniscus. Pero skills, talent, lakas, andun na yung Zion. Kaya Zion, alagaan ng tuhod, wag naman. At yun na nga lang para sa video na to. So next time, pagdating nung hintayin ko lang dumating yung dalawang box na Panini Chronicles Blaster, ibabox break din natin yon. So sana ma-chamba tayo ng malupit-lupit na hit. So hintayin nyo na lang yon, at kung hindi ka pa subscriber, pindutin mo lang yung subscribe button, baka naman. Kung nagustuhan mo yung video, madali lang naman magpindot ng like button dyan. Kung di mo naman din nagustuhan, may dislike button din dyan, okay lang naman. Pwede ka rin mag-comment, i-criticize mo ako, okay lang. Basta constructive yan, tatanggapin natin yan. At yun na nga, dito na natin tatapusin yung video. Aloy G ulit. Break vlog tayo. Peace.